Araw niyo, orme, patso. Ay, di mo pa kaya. Ano? Yeah. Sumag, yes? Bigat. Ay, kasama ko ang 86 crew, pro productions or something. Ayan sila. Hello! Everybody! Tinetest ko nga mula itong aking bagong helmet, mga katoto, ang HGC-C80. Ito yung modular nila na adventure helmet, very delicious helmet. Ayan o. Lagi kong sinasabi ito, mga katoto, out of all the motovloggers here in the Philippines, ako yung pinakaswerte when it comes to having a team. Mga toto, team, yung ano, mga taong sa paligid ko, you know what I'm saying? Ako yung pinakaswerte yung may ganun. Alam nyo ba na itong mga kasama ko, nakikita nyo naman, may mga ginagawa sila for me, you know, shooting a video, taking the pictures. Lalong-lalo itong si Aaron na nasa harapan ko, di ba? Iisipin nyo, iisipin nyo na magkano ba binabayad ko sa kanila. You'll be surprised to know, mga katoto, na wala akong binabayad sa mga yan. Yung pagtulong nila sa akin is purely out of, you know, support sa akin. Maniwala kayo sa hindi, yun. No. Ito na pala kami si Graffiti. Ganun lang yun, no? Dito tayo sa Team Graffiti. Pasig ba to? May mga nagtanong sa akin, ano, motovlogger, na ganyan. Nga, magkano raw binabayad ko sa team ko dahil sa mga ginagawa nila para sa akin. Tulad mo, siguro, kung nagulat ka ngayon, eh, nagulat din sila. To find out na ganun nga ang nangyayari, ganun ang kalakaran sa amin. Ayaw nilang maniwala na ganun, pero yun. Para maniwala sila. Magkano binabayad ko sa inyo para sumama sa akin? Wala, boss. Lek? Wala. Magkano binabayad ko sa inyo para sumama sa akin? Wala po. Yorme! Magkano binabayad ko sa inyo para sumama sa akin? Wala. Eto, mas lalo to. Aaron, magkano binabayad ko sa inyo para sumama sa akin o para kunan ako ng picture? Wala, bo. Support pa lang. Support. Boom! Siguro lang malakas. Ha? Tignan mo, matching kami, oh. Yan! Oh, sasayo kami mamaya. Paparo-paro-chi. Ah, di ba? Ano sabi ko sa inyo? Like I said kanina, I'm the luckiest motovlogger dito sa Pilipinas, like dahil sa kanila. Sila yung ano, pinaka greatest achievement ko as being J-Mac motovlog. Yung pagiging kaibigan ko sa kanila na ano, kumbaga, dumating sila sa buhay ko. Tapos ganyan, todo suporta sila, like believe me, mga katoto, hindi naman yung tatawagin ko sa lang oras mismo na, oy, tara, may shoot tayo, oy, tara, may lahat tayo ngayon din. Hindi. May mga sarili-sarili ring trabaho yung mga yan. So, kailangan ko baga i-schedule ko yung mga lahat namin. Wow! Para pasok din sa kanila. Hindi naman ma-interrupt yung kanilang ano, sarili-sariling buhay, diba? Well, kahit pa paano, kahit ganun man lang din, eh, syempre, may personal life sila, may mga trabaho yung mga yan. So, I need to take that in consideration pag tatawagin ko sila. Since hindi sila nag-ano, tumatanggap sa akin ng kahit ano, money-wise, dinadaan ko na lang din sa ano, kumbaga, pag may nag-sponsor sa akin ng ganito, gusto ko, meron din sila. Case in point yung ano, merong nag-sponsor sa akin ng box, yung Nirwa. Pati sila, kinuna ko rin. So, tingi-tingi sa kami nun. Or tingi-tingi sila. In that way, makapagpasalamat ako sa kanila sa, you know, yung pagsama nila sa akin, pagtulong nila sa akin, ganun. Pag kaya ko naman, syempre, yung kumbaga, yung kaya ko lang naman ibigay sa kanila, yun lang binibigay ko. Okay, scene point, isang bagay rin yung helmet. Yan, kung pwede namang hingan ko rin sila or pwede rin i-sponsor din sila nung nag-i-sponsor sa akin, dinadamay ko na rin sila. So, happy sila, happy ako. So, maganda ang moral ng samahan. Well, kung tatanungin mo yung mga yan, mga katoto, sila yung talagang hindi sila nag-aabang ng kapalit sa akin all the time. Baga, yun ang ano, isang i-consider nyo kapag magbubuo kayo ng isang team na ganito, huwag nyo silang spoilin.
huwag niyong masyadong paasahin, huwag niyong masyadong sanayin sa mga bagay-bagay na yun nga, tulad ng mga motorcycle gears na every week meron, sa tuwing pupunta sila sa'yo or sa tuwing may gagawin kayo, kailangan meron sila. Huwag ganun, mali yun, maling-mali yun, kasi hindi na support ang ibibigay nila sa'yo, kundi ang habol nila is yung makukuha nila sa'yo, which is pangit talaga yun. At saka kasi pag may ganito ka kasama lagi sa makalakad mo, kahit malapit man o malayo, baga ang sayang mag-vlog, ang sayang mag-ride. Hindi naman talaga eh. Kahit yung mga kaibigan mong nagra-ride, di ba, napakasarap sa pakiramdam. Pag yung mga kasama mo sa ride mo are yung kung kanino ka malapit, kung kanino ka komportable. Di ba? Ganun ako sa mga to. Hindi lang pagdating sa pag-shoot ng video, kundi to. Pag simpleng ride lang na to. Itong ride lang namin na to, dito lang sa Metro Manila. Dito lang, nakarating na kami ng Pasig. Pero ang saya, ng bonding namin. Ulitan lang, ganyan-ganyan. Ayun, nagaling kami sa Team Graffiti Pasig. Nagkulitan lang kami doon. Kung mga ganong simpleng bagay, goes a long way you developing a friendship with, you know, yung mga ex-subscribers mo na ngayon, matatalik mo ng kaibigan. So, etong mga to, kung tutusin, hindi ko sila tinuturing na kaibigan. Isa ng pamilya itong mga to. Kumbaga itong mga to, mga nakakabata akong kapatid na to kung turingin ko sila. With the exception of Richard, si Orme, kasi sanda sa amin yan. Pero kumbaga, ganoon na rin ang tingin nila sa akin. Kumbaga, yung respeto na binibigay nila sa akin and yung loyalty is doble kong binabalik sa kanila. Alam nila yan kung sino tanongin mo sa kanila or sa mga ibang 86 crew. Tanongin mo sa kanila kung paano ko sila tratuhin. You know what I'm saying? I mean, may kasabihan nga ako eh. If mabait ka sa akin, mas dobleng bait ang ibabalik ko sa'yo. Alam nila yan. They can attest to that. I'm not saying na kumbaga, kaya ko sila binibigyan para sa araw na gagawin ko itong vlog na to, pag may nagtanong sa kanila, ganoon na sasabihin nila. Hindi. Ginagawa ko lang yun out of respect to them. Talagang yung gratitude ko sa kanila is ganoon na lang kataas. Talagang wala akong masasabi sa kasama ko na to. Kung may word na solid, tignan nyo na lang sila. Tignan nyo itong 86 crew ko. Yun lang yun. So sa mga vlogger or motovlogger na gustong gumawa ng ganitong team na ganito, kasi naalala ko meron ako isang motovlogger na pinagpayuhan about this. Tinanong niya ako, Boss Jemak, ano bang una kong kailangan gawin para makadevelop ako ng isang buong solid na grupo na ganyan. Ang sabi ko sa kanya, you have to find that one person muna. Doon muna mag-uumpisa yan. Hahanapin mo yung pinakauna or yung pinaka-solid na isa mong subscriber. Tapos siya na kumbaga yung gagawa ng screening sa mga gustong sumali in the future. Kasi hindi mo kayang gawin lahat yan. You can't do, you know, vlogging. Tapos pipiliin mo yung team mo. Tapos kung ano-ano pa, hindi mo kayang gawin yan. So kailangan, una't umpisa pa lang. Hindi pa tayo. Meron anong isa. Yun lang. Ooh, lilim. Kung sa tingin mo, kaya mong ma-achieve lahat ng goal mo na nag-iisa, doon ka nagkakamali. Ang isang tao, in general, hindi na content creator ha, hindi naman necessary isang grupo yan. Kailangan mo yung one person behind you that will support you, that will, you know, encourage you. Someone that will sasabihan ka na, uy, ang galing naman ang ginawa mo, you did a great job, I'm so proud of you. Yung mga ganung bagay, kailangan mo yun. Hindi mo kaya yan mag-isa. Kahit sabihin mong ilang million na subscribers mo, pero nag-iisa ka lang sa buhay, pustahan tayo, yun. Napakalungkot ng buhay nun. Correct me if I'm wrong, kung ikaw yun. Sige, comment ka sa baba. Sabihin mo sa akin na mali ako. Like I said, itong mga sinasabi ko naman, it doesn't pertain only to motovlogging. It pertains in life in general. Kung paano mo tratuhin ang buhay or ang buhay mo, paano mo patakbuhin ang buhay mo, ay, ang dilim. Dapat ganun din sa pag-motovlog. How else will you succeed in life, diba? Nawalay na sila. Nawalay na sila.